Number five, dito po, nagagawa nyo po yung tinatawag na, ito po ay nakikita nyo na, wave of the future. Ibig sabihin, ito po ang trend, ito ang uso, ito ang mag-exist sa mga darating na panahon. Okay. Alam nyo ba, nung araw, para magkaroon ng komunikasyon ang tao, ano sistema? Sulat. Pero bago nauso ang sulat, may mas nauna pa dyan. Usok. Pag nagpausok sa kabilang bundok, alam ng kabilang bundok kung ano ibig sabihin ng usok na yan. Ang tao na didevelop hanggang sa matuto tao. Hanggang sa matuto magsulat ang tao. So naging komunikasyon ng tao, sulat. Kaya lang nakita problema sa sulat, matagal ang sagot, matagal ang response. Bibilang ka dalawa, tatlo, hanggang apat na araw bago masagot ang sulat mo. Imagine niyo ganyan ang komunikasyon natin ngayon. Diba? Sinulatan ka ng katulong mo, ate, nasusunog bahay natin, ano gagawin ko? O eh, tatlong araw, dalawang araw ang sagot. E di pagpunta ng kartero, wala na bahay nyo. Let's see, oh. So nabago, hanggang sa mauso mga telepono. Landlines. Okay, landlines, may mga telepono sa bahay. Kailan nakita problema sa telepono? Pag umalis na ng bahay, yung hinahanap mo, putol na ulit ang komunikasyon. Kaya nagbabago technology, puro papadali para sa tao. Hanggang sa mauso, pager, beeper. Di ba? Pag may nag-page sa'yo, may komunikasyon. E nakita problema sa pager. Nasa highway ka. Highway. Walang kabahay-bahay. Highway. Ang haba-haba ng NLEX, ang haba-haba ng SLEX. May nag-page sa'yo. Tawag sa bahay. ASAP. Saan ka tatawag? Hanggang sa mauso, cellphone. Tatatandaan niyo ba yung unang cellphone, yung mga kulay puti? Ganyan kalaki? May antena, ang laki-laki ng antena. Pwedeng doorknob, pwedeng pangkudkod, pwedeng pampalo-palo. Imagine ninyo ganun cellphone natin kaya ngayon. Eh di ba ngayon ang uso ngayon, ang cellphone ng isang tao, dalawa, tatlo. Di ba isang tao, tatlo cellphone, tapos naka-leather case pa. Eh, imagine mo may leather case ka rito. Para kang MMDA noon. Okay? So, nakita problema rin sa cellphone, magastos. Kasi puro tawag lang yun eh. Kaya nilagyan nila ng text. Natatandaan niyo yung mga unang text, yung one-liner, yung umaandar, yung pag nagbabasa ka, umaandar, pag nalagpasan ka, ulit. Ang hirap magbasa na umaandar. Kaya nung mauso ngayon, dinevelop ang bago, kahit ilang page. Di ba pwede na mag-text? At may nilagyan ng camera, video, MP3, MP4, TV. Eh baka sa mga darating na araw, huwag kang magtaka, after na gamitin mo cellphone mo, o sige mare, punta na ako dyan mare. Sasakay ka na sa cellphone mo, aandar na yan. Kasi bakit? Puro papadali para sa tao. Ganon din po sa pagninegosyo. Ang pagninegosyo ng araw, palitan lang ng kalakal. Barter system. Dati, di ba, palitan ng kalakal, barter system. Hanggang sa mauso, sari-sari store. Na mauso, sari-sari store, lahat nagtayo ng tindahan. Eh yung iba, ayaw nila na may tindahan. Kasi pag may tindahan ka, nakastuck ka lang sa bahay nun. Di ba? Pansinin niyo yung mga may bagong tindahan. Pag may bagong tindahan, ang laki-laki ng butas sa harap. Yung abutan ng pera tsaka abutan ng produkto. Di ba? Ang laki ng butas, ganyan. Pero pansinin mo, habang lumalago yung tindahan niya, ang butas naman lumiliit ng lumiliit. Hanggang sa ganyan kalaki na lang yung butas, di mo nakikita yung sa kabila o sino yung nasa kabila. Di po ba? Kasi kinulong na niya sarili niya do sa tindahan niya. Eh yung iba, ayaw na may tindahan kasi maistak ka lang sa tindahan eh. Yung iba, gusto magnegosyo, may halong pasyal-pasyal. Gagala-gala. Kaya nauso direct selling. Di ba? Nagbabahay-bahay. Eh yung mga mayayaman, ayaw nila ng direct selling. Kasi ayaw nila na nagbabahay-bahay. Ang katwiran ng mayaman, may pera ko. Kaya kong bumili ng isang negosyo, isang sistema. Kaya nauso franchising. Eh hindi naman lahat kaya bumili ng franchise. Imagine na para magkaroon ng mga yung malaking franchise na yan. Milyon ang kailangan mo. Tapos naglabas nga ng maliit na franchise, 50,000, 30,000, 60,000. Ano yung franchise na yon? Meron kang stainless na kariton. Tinda mo peaceball, squidball, gulaman, juice. Magpipeaceball ka rin, nilagay ka lang sa mall. Naglabas ka pa ng 50 mil. At hanggang lumabas yung pinaka-latest na pagninegosyo, pinaka-high-tech na pagninegosyo, multi-level marketing.